Yan, mga kababayan, at ito, pagmasdan po ninyo yung ating kapaligiran. So ito po yung ating dolomites, ano, at nakikita po ninyo, at malinis na. So yan yung, ito yung bago nating update, at nandiyan yung EBS-CBN, no, at sila yung nagkukover ngayon dyan sa may tapat ng arko na ginawang entrance dito sa may tapat rin ng public toilet, no. So hindi natin alam kung ano naman ang i-update nila dyan sa lugar na yat, at alam natin na isa yan sa kritiko ng ating administration, no, itong EBS-CBN. So kung ano man ang kanilang i-report patungkol sa kasamaan dito, no, at kung ayaw nila yung ganitong ganda ng lugar na pagde-develop dito, no, at pagre-rehab, ay nasa inyo na, mga kababayan, no, at nakikita naman ninyo sa mga kapwa natin, mga vlogger na nag-update dito, no, na talagang talagang pinupuri nila yung lugar na ito, kung at saka hindi lang, at pati yung mga kababayan natin na Luzon, Visayas, sa Mindanao, ay appreciate nila yung trabaho ng ating administrasyon ngayon, no, na talagang ginagawa yung kanyang tungkulin sa ating bayan, kagaya ng mga build na yan, na talagang hindi man kaila sa atin na nagkakaroon tayo ng pandemya, pero tuloy-tuloy na hindi tayo nagpapa-apekto sa ating pandemya, dahil talagang ginagawa ng ating pamahalaan na mapapabuti yung ating bansa. Pero nandiyan pa rin yung talagang ayaw sa ganitong mga sitwasyon. Nakikita po ninyo, mga kababayan, no? So nandiyan yung nagagandahang mga tulay, nandiyan yung nagagandahang mga airport, no? At isa na rin ito sa build nitong proyekto na ito dito sa may Manila Bay, no? So kamakailan ay nag-update tayo lagi sa may LRT 1 extension, at nakikita naman ninyo kung gaano nakalaki yung nagawa, no, at ilang malaking porsyento na yung natapos sa LRT na yan. So magandang umaga ulit, at maraming so yan, mga kababayan, no, at nandiyan yung media ng ano, no, reporto ng EBS-CBN, at hindi naman natin alam kung anong kuminto nila dito sa lugar na ito. So sana nga ay suportahan na lang nila, no, itong ating ano, Dolomite Beach na ito, at hindi naman kaila sa atin na sila ay isa sa kritiko ng ating ano, no, ating pamahalaan. So mapapanood ninyo, mga kababayan, no, sa kanilang channel yung update nila na yan, at sigurado na naman na kung anong sasabihin nila sa lugar na ito. Pero positive po tayo, mga kababayan, no, at hindi tayo kasama sa mga nagsasabi ng negative dito. So ito po yung ano, no, katotohanan na ginagawa ng ating pamahalaan, na talagang mapapabuti at mapapaganda yung ating, oh, good morning, mapapaganda yung ating Manila Bay na ito. So dito kasi sumasalamin, mga kababayan, no, yung ano na ito, ating bansa, kung gaano ang pangangalaga ng ating mga tourist spot, no. So kagaya nito, isa ito sa dito sa Maynila, ang Manila Bay na ito, na tourist spot dito, no, at dito lang mismo sa lungsod ng ano, itong Manila Bay, Dolomites na ito, no. So ito po ay talagang ginastusan, no, ng ating pamahalaan tong proyekto na ito, at sana naman ay hindi mababaliwala, no, at sana ay tuloy-tuloy na magiging maganda yung kalalabasan ng project na ito. So yan, balik po tayo diyan, no, sa may ano, no, sa may taas ng ano na yan. Marami tayong mga kababayan diyan na tumitingin, no, at tinitingnan nila yung ating Dolomite
kalusan at maganda pag makaakyat ka dyan, so medyo may kalayuan, no? Maganda yung matatanaw mo at malayo yung matatanaw mo. So yan mga kababayan, at ito balik tayo, no, at kuha tayo po ang konti dyan sa ibabaw ng footbridge, no, at magandang umaga. So ito po mga kababayan, no, yung service ng IBCBN. So sila po yung nagko-cover kanina doon sa may tapat ng public toilet, no, sa may entrance mismo ng Dolomite na ito. So kinukuha na nila at tinitingnan nila at nagiging kontrobersya kasi meron pang naglalagay ng cross dito sa ano na yan, nilalagyan pa ng cross yung ano, at sinasabi nila arko ng cementerio daw, no. So ganun katindi yung kritiko ng ating pamahalaan. So hindi nila ina-appreciate yung mga ginagawang efforts, no, ng ating pamahalaan na gustong mapapanatili ang kagandahan ng lugar na ito. So guys, akyat tayo dito, no? Dito yung ating inaakyatan pag tayo nag-update dito sa lugar na ito. So ito po yung footbridge na ito, na sikat na sikat rin itong footbridge na ito, no, mula nung ginawa itong Dolomite Sun na ito, dahil nung una dito lang talaga tayo makakakuha ng update dito. Gawa ng dati ay may kataasan yung ano dito, may kataasan yung bakod dito, so kung hindi ka akyat dito sa footbridge na ito ay hindi ka makakakuha ng magandang tanawin. So ito na tayo ngayon guys, no, at ito na yung ating Dolomite Sun, at kikita naman ninyo yung binuhusan na yung pagbuhay ng ano, no, binuhay uli yung nasira na seahole dyan. So yan, buhos na guys. So yan naman yung ating Dolomite, no, at nakikita po ninyo talagang malinis, yan, so wala na rin yung mga basura dyan, no. So yung rock formation naman, ginawang design dyan sa gilid, no, so okay naman, nandiyan pa rin at talagang buong-buo pa rin, no. So ito naman yung yung bagong latag na mga bricks dito. So yan, yung mga bagong latag na bricks ay tapos na rin ang area na ito na paglatagan, no. So ayan mga kababayan, so bahagyang na-stop yung paglatag ng bricks dyan, no, gawa ng ginagawang temporary na daanan ng mga truck na pumapasok dyan, no, sa may Dolomite. So ito naman yung drainage, no, nakikita po ninyo yung drainage. So dito banda sa may dulo nito ay nakikita po ninyo may ano na, may takip na po. Ayan, nilagyan na ng takip, no. So ito ay lahat naman to malalagyan ng takip. Pansamantala lang na na-stop diyan dahil nga may mga tukod-tukod pa dito, no, at tukod ng forma ng pagbuhos ng ano, no, seahole. So ito yung footbridge na ito, no, kikita po ninyo.